Pero dali kayo sa early game, ha? Parang... It's very hungry, I mean, no? This is the train na i-ride ngayon ng kupunan ng pag, ano dito ng si, ng pero, Onyx. Tol, pag ito na pull off ng ano? Pag ito na pull off ng Signal, grabe. Kakaibang shape to para sa regular season. I'm sure may mga teams din na nanonood ngayon. Oo. And hindi mo i-question. Nagugulat kami guys, but we are not questioning. We are just like you guys are excited how will it work, yeah. 'Di ba? So, ang pinaka nakukuha mo talaga sa mga magganto klase ng lineups is ang bilis talaga ng wave clear na because you're really padding everything sa damage. Not entirely sure dun sa top lane, Balmon versus 1-1. Rhea, that's what we like. Yep, good steal coming in from Rhea dito. Quick advantage ka agad dun at malaking kawalan para kay Wise. Makakatakas pa si Rhea, may bumati sa kanya, hindi na rin mababatuhan ni Jay doon. Tapos, makakakuha pa ng Lito. Okay, massive sustain coming out from Signal Ultra. Might be able to punish Dilar. Oh, Dilar! Dilar will begin there as the first blood is secured by the members of Signal Ultra. Duelo, duelo, duelo sa early game. Ang gusto dito ng Signal Ultra. Onyx PH, I feel na kapag nakaramdam sila dito na kanilang momentum, mag-snowball, doon sila makakilos. Pero yung Signal Ultra sabi nila, sige, bawal kayo huminga. Tempo kung tempo para Signal Ultra. And it's looking so well. I just realized parang ang ganda nung ano, Khalid tsaka Angela combo sa early game, no? Pag-arap mo, meron lang Angela na gano'n sweep sa baba. And yeah, Hades is able to get his own buff even with Jay just dancing around towards him. So this is actually an early game lead established by the Signal Ultra Squad. And Iyakno there, sustained by Imba DJ, masterful play just to go for the objectives and a kill. Yeah. And then you mentioned mo about dun sa pag-Sunny. Maraming choices ng Sunny ba sa Hades misses that sacrificial. Nangyayari talaga yan. Pero na-mention mo about yung pag-Sunny. Before that, Kuya Shinbu, yung Angela pwede siya tumulong sa kahit ang lane and makapag-convert yun sa kills. As we saw dun sa may top lane, thing with Balmond is, isa lang naman ang dash ni Balmond and pag nagamit na yung Flaker, wala ang magagawa. Napwersa din yata siya ni 1-1 dito na mag-commit. Yakno now in a little bit of a trouble. Chujin, hindi ganun kalaki yung lamang. In fact, when it comes to levels, okay pa rin naman eh. Kailangan nila mambraso, tol. Kasi itong comp na to ng Signal Ultra, kahit sabihin natin hungry comp to, double carry pa rin to, ha? Okay. Bensanity. Speed boost. Yep. Twice there's going to be speed boost. He wants to sustain. No. Enough damage, but there goes Balmond. Iyakno drops his own ultimate. And at least yon. Tuluyan si Bensanity. So maybe yung nakikita natin weakness dito na masasabi kong mas weak link para sa Onyx PH. Not because of the player, but because of the nature of the hero, so Carmilla versus this Rhea lane sa may bottom lane na Thams can really help a lot sa mga teamfights natin. Kasi nakuha agad ng Signal Ultra yung dalawa din ang side lane. Khalid, tapos bigla nilang ginawang 1-1, tapos yung Thams. So solidified agad yung side lanes dito ng Signal Ultra. So yung Onyx PH, kahit maganda yung kanilang combo sa kanilang carries or yung kanilang hyper carry, yung kina-funnel nila, yung side lane sila dito medyo payat compared to Signal Ultra. Well, pabantayan natin kasi ito na yung teamfight as they converge. Remember na mas maraming katabi ang Rafaela ay mas rewarding para sa kanila. Mula sa likod ng Galaxy Dilar, nakakuha sila ng stun. That would open up some of the backlines dito ng Onyx PH para makabaka. Pero may sila ni Ibanak agad. Doon yung Angela palapit kay Rhea. Naging gate na lang bigla. Siyempre, yung ating Hilda. Gusto ko yung ano ah, pag Mamba out ng Onyx PH, kahit namatayan sila ng isang hero na Hilda, nakuha nila yung turtle at nakapag-mamba out sila safely. Tapos, second round na ng buffs ngayon. So, even when yung unang round ng buffs ay nanuhi sila, recovery naman to. So, lamang pa rin yung Signal Ultra when it comes to gold, but... May trend ng recovery. Okay, recovery pag nakita mo yung ano dyan, yung gold grab dyan, may swing ka agad yan. Yes. Pabalik dun sa side ng blue. And Dilar, as well as the Balmond, si Iyakno sa may top lane, sabi nila, what we have to do is clear the waves. And we're set for days. Siguro ang tricky dito is paano nga ba control yung 1-1? Yeah. The question is, when is 1-1 online? Kasi feeling ko, with this lineup na double carry, sabi na natin pag nag-late-late game ang kate na Harith plus sa 1-1 combo. But when it comes to the mid-game, baka ma-snowball sila dito ng Onyx PH. Ano nga? Again, alam naman natin na kapag naglagay ka ng marami-raming mga carry or core or farm-hungry heroes sa lineup mo, there's an inherent consequence, lalo na pag may na-starve. Kasi
dalawang kailangan hindi ma-star, eh, di ba? Oh. Punish mo kagad yung mga ganon. Flicker out coming in from Imoy Venus ngayon. Pero hinabo ni Hades dito. Drops the Zaman Force. Nice. Pinastock ni Paring J doon. Bumati rin si Paring Wise. Pero wala. Hindi mapigilan ang abante ng Signal Ultra. Lalo pa nandun si Imba. Bububuga ng kanyang mga pang-heart. Ay, ng kanyang mga love waves. And that's it. Double kill is unlocked for Hades. Sabay nakakuha pa ng Calamity Reaper dito. 5 minutes in and oh big God. Power spike favoring Hades on this Harith. Surely maapag-push and surely makakuha ng kill sa may mid lane. I wonder kung ano gagawin ni Wise dito. Na-trap na ako po. Napaligiran nga rin pero siya pinakapatay. What? Naku, si Wise. Double kill! La! Ayun lang! 3v1 yun! Ayun yung Lasonics. Hindi natin nakita masyado, no? Pero that was the 3v1. I think it was the crits then for Wise. You cannot really duel Wise yata as it goes in. And wala na yata pambato din. Nagamit na ni Ben Sanity yung kanyang ult kanina. The green dot is just up. Just like now, Onik na naman might be set on taking the second turtle of this game. Just like that, the swing is even out for the side here of Onik. Ano yung worst doon sa para sa side ng Signal Ultra? Binigay pa nila doon sa carry talaga. Yeah. And that's okay, one of the mortal sins when you are wanting to control the early game. Mortal sin yun. Ano? Champion form wise na ba? Ay. Yung, no, yung mga nare-reactivate yung mga old gods, di ba? Ginigising mo yung mga natutulog na dragon eh. Yung ano? Oh, yung puso eh, no? Pinapakulo mo dito sa mga, alam naman natin yung mga old carries. Alam mo naman kung gaano ka todo si Wise dati. I can remember his Gusion, his Esmeralda back in season 4, di ba? Very willing to make the jump. Talagang nadali lang si Wise nung nadulas siya sa saging dun sa cyclone. Nadulas sa natapak sa cyclone sa natapak ng cyclone ay. I think the Onik PH ito kasi yun, parang dahil back-to-back runner up sila. Extra yung pagod para sa kanila. So the thing with championship, makapagod ka idepensa yung trono mo. Pero yung pagkapanalo, iba yung recovery, rejuvenation ano. Tapos sobrang exponentially mas masakit, mas nakakapagod on the side of Onik PH losing back-to-back sa grand finals ng MPL. At nag-show yon sa first two series ng Onik PH. Oh, alright. It is here. Activated the Zaman Force para makabalik. Actually, maraming na-soak up na damage dito si Iyaklu. Pero hanggang saan, hanggang kailan, kahit may turtle bop pa yan, hindi na mahalaga. Apat ba naman na nanggaling mula sa Signal Ultra. Ganun, tatlo naman dito siya may baba para humabol kay Rhea. O may Venus na nakuha ng tira. That's gonna be it. It's gonna be dropping his own ultimate. Habang nandun din at sumanib. Hindi naman pala sumanib. Pero habang nandun din yung ating tao, she gets killed. Grabe yung juggle niyo mga sa Onik PH. So, nung nag-juggle yung Rafaela. Grabe. Kung tinalunan yun si Omay Venus, tapos yun. Oh, no? He knows na may speed boost, whatever. Tapos, Wise gets almost gets the last hit. Kasi na-credit pa rin kay Dilar. Kasi may DPS pa rin. But, that was Master Rule. And mukhang nagising nga talaga yung mga dragon. Yung hedgehog natin, mukhang naging maladragon. Yung scary hedgehog natin sa Onik PH. Chance Drew, naging Chance Slash. Oh man, naging Chance Slash na. Diba? Mula sa, ewan ko, yun yata ang pinakamalapit sa Onik for that part. 6-6! 22-20K. We have a very nice game here, probably the one with the biggest swings in terms of gold. And quite marami-raming action ang inyong natutunghayan ngayon. Nakatulak na rin si Iyaklu doon sa may bandang taas. At nararamdaman na yung pamparusa dito sa double core composition ng Signal Ultra. Not only that, ang anti-1-1 ng defensive item, Antiqueras, now picked up by Balmond. It's gonna be really a problem for 1-1 to snowball now. And double flicker was burned mula kay Binsanity tsaka Imba DJ. Umaabante ngayon ng Onik kahit papano as they want to go down. There is Hades. They may spot it out. Pero andon si Iyaklu para kumuha ng cut. Wala nang no-choice si Imba DJ dito para sumanib na lamang habang pumasok naman si Hades sa gitnaan. Hinahabol si Dilar para makumuhos lang dyan. There's gonna be Omay Venus doing what he can para makapagsustay para sa mga teammates niya. It's still gonna be that Carmilla going down habang si Wise kumuha rin naman at pa-follow up para kay Jay. Iyaklu, Omay V. Those goes for Imba DJ. Habol si Iyaklu dito. Ang bilis ng tutorial hero. Balmond. Balmond ba naman? Kaya mo yan, pre. Sige, tol. Makunat naman eh. Gillette Instant Replay, we are gonna see that very big fight. Patience from Iyaklu waiting for the best moment para mapag-ulti na ako na kill dun sa Khalid. Tapos si Carmilla ka lang yung magiging exchange but Wise finds a good opening. Nakita natin yung Onik PH. Naturally, malakas lang talaga sila sa state na to ng game. Yeah. Nine minutes in,
yung kanilang single core setup, the Yeast and Chain, alam natin na mas malakas ngayon. And yeah. Signal Tunnel, si kung paano nila i-deal itong, paano nila papatagalin pa yung laban. Remember ito, here's the deal Hades is okay, di ba? Chujin, not so bad. Oh, right? But, Wise for more on the situation right now, he's doing really well. Oh. Yep, you get 5-0-1 on Hades. Ganda ng KDA. Pero lagi nyo titingnan, guys, mas clear at mas magandang indicator yung level. Hades sits at 12. Wise sits at level 15. Layo. That is a lot of damage. At yun na, tol. Nahuli. Double ulti. Double ulti. Nakadikit pa si Hades doon. Nako. Pero lumabit si Hades. And wants to go all in. Ankle breaker. Omendo ang palapit. Pero dulo na yun ang Zaman Force. Tapos dueling up. Lumabit si Tilar. Dito masyado makasim doon si Hades. Hindi niya natapakan yung Zaman Force niya. He doesn't get the reset. Pero kahit pa paano din mo niya na. Doon si Wise. Nang Thames. Tapos takbo na lang si Rhea. Habol si Iyak nung mananaga. Ubiikot siya. Actually. Pero alam natin. Balmundian. Pabagal-bagal. Hindi yata siya. Mga 15,000 BP heroes yung nahabol dito si Harit. Parang magtataka, kaya ba to? At kitang-kita naman, the answer is no. But then again, Signal Ultra, nanggigil sila sa pag-kill kay Wise. Wise na ako palang nag-kill. Yeah. The fact is, I think Onyx Page are still happy with that exchange. Yeah, and I think the execution can be cleaner. Oh, naman. Hades, yung angle nung Zaman Force, hindi niya nasulit. Nanggaling siya dun sa dulo. Oh my goodness. Kinulang yung reset dun sa timer ng kanyang, of course, Chrono Sheep. Habang si Chuji naman nakuha yung kanyang crossbow of dang. I like the itemization dito mula sa ating course. Oh, by the way, Signal Ultra, you have to be careful with this. Pero, nag-dominance ice na ngayon si Jay. That's also a problem para sa ating 1-1. Really prepping up for this 1-1 in the end. Bensati, kailangan nilang mag-ingat. As good as it is, kahit pa sabihin natin tutorial hero to, pag na-ultian kayo niyan, game-changing instant yung damage eh. Tapos, ang laki ng chunk of damage yun. Nilapag na. Winwersa para makapag-clicker out si Imba DJ dito. Pero, that's really nice. Along with the Dance of Hates and also Bensanity, there's a nice amount of damage to even claw through the big health bar nung niiyak. Yeah. Hunting naman, say, para sa pang-control. Sa ball na ipatama mo. Yeah, the nabibitin ako dito sa Armilla because very strong in the mid-game. Okay yung pick-off pero, you know, in the late game, kailang, libring stun ka lang sa yun totoo. Yun nga eh. Pero hindi ka continuous damage. Disruption ka, pero hindi ka talaga damage talaga. Yeah. Like, you have to put Carmilla essentially at zero damage. Really kite around yung Carmilla at I guess damage mo lang si Iyak, no? Nagpa-plateau pa, no? Yep. And hirap pa. It's one thing na kailangan i-take note dito ng mga tropa natin mula sa Onyx PH. So, that means itong Lord ay importante para sa kanila. Kaso biglang 5v4 na lamang ngayon ang signal. Ultra kaso! Yun ang pinakaalalahanan natin. Bensanity, naging critical ang buhay. No, nasan yung mountain shocker na gamit na pala? At of course, makikita mo ng alhati na. Lagpas pa nga yung buhay dito ng Lord Enhanced. Pero hindi naman syempre, kailangan ma-reset yan. Crossbow of Tang, activated ngayon. Kinain lahat na pamana doon. Yun na ni Jay, na maalam din si Oh My V. Sino pa ang susunod? Asan si Wise? Nakupo! Nakupo! Sunod! At naku at natuka doon ng mga taga-Signal Ultra ngayon. They were able to get a wipe out against Onyx PH with a minion wave. Here in the mid, there's Iyak. No, he can go for the wave clear. It's a disaster. Bigla, nag-giggle pa nga. At yun na. Wala minions? Meron. 12 seconds, may dumating na bagong it's minions. It's over. 9 seconds on to Jay. Oh, may Venus yung masusustain. Over. It's over. Kulang talaga yung damage then I would dare say, no? I think accounting for the Carmilla side lane. That is the headline. Signal Ultra. That is the biggest, that is their major win in a long, long time. Taking one game away against Onyx PH. A very special